Pag ganito mo mga panahon, adik natin nadidinig, Merry Christmas, maligayang Pasko. Pero ang nakapagtataka, ayon sa mga pag-aaral, sa ganito pong mga panahon, mas marami mga taong depressed. Ano ba yung depression? Pagkalugmok, malalim na kalungkutan, dalamhati. Kabaligtaran ang inaasahan ng marami, marami pang ang lalong nalulungkot sa panahon ng Kapaskuhan. Marahil ay dahil sa panahon, lalong-lalo sa ibang mga bayan na mayroong winter. Pero marami, hindi nila maiwasan na makitang hindi naman sila kasing saya ng inaasahan nilang mangyayari sa kanila. Sa katunayan po, ito isang bagong salot ng lipunan ng sangkatauhan sa buong daigdig, yung tinatawag na depression. Yung clinical depression, tinatawag po minsan na major depressive disorder or unipolar depression. Isa itong pangkaraniwang sakit ng isip o pag-iisip. Ang may karamdaman ay madalas nawawalan ng gana o interes sa mga karaniwan at nakagawian ng mga aktibidades. Madalas ay sapat na ito upang maging dahilan pa ng pagpapakamatay. Marami pong mga nagpapakamatay dahil sa depression. At dahil sa mahinang kalagayan ng emosyon, ng espiritu at ng katawan na rin, mas madaling dapuan ayon sa mga pag-aaral o igupo ng mga karamdaman ang taong depressed. Mas mahirap siyang tablan ng gamot, mas mahirap siyang tablan ng therapy o pagpapagaling. Noong taong 2002, kung saan merong pinakahuling malawakang pag-aaral tungkol dito, ang depression ay kumatawan po sa 4.5% o halos limang bahagdan ng mga sakit ng lahat ng tao sa buong mundo. At tinatayang 17 milyong katao o 14% ng mga may edad na na populasyon sa Estados Unidos ang nakakaranas ng depression sa loob ng isang taon. Sa Germany, 10%. Sa Brazil, 7%. Sa Turkey, 4.2%. At magugulat kayo sa Pilipinas, ayon sa pag-aaral, 5.3%. Ang mga Pilipino na kilala sa pagiging masayahin ay hindi na rin nakakaiwas at dinadapuan nitong depression. Ito kaya isang bunga ng OFW phenomenon, mga mag-aasawang nakakaiwahiwalay, mag-anak na nagkakalayo-layo, hindi pa nagkakaroon ng ganong uri ng katiyak na pag-aaral. So kung sa populasyon ng Pilipinas, ngayon tinataya sa 90 milyon, ang 5.3% ng nade-depress are 4,770,000. Dinadapuan ng matinding lungkot o kaya ay panlulumo at kawalan ng sigla. Ayon sa World Health Organization, ang depression ay inaasahang magiging ikalawang pangunahing sanhi ng kapansanan ng sangkatauhan, pangalawa lang sa sakit sa puso sa taong 2020. Kung masusunod daw po ang Agos at ngayon ay trend, pagdating ng 2020, pangalawa na na pinakamalalang karamdaman ng sangkatauhan ay lungkot, depression, pagkawala sa sarili. At sa mga bata na dapat sana ay masasaya, tumataas ng 23% kada taon ang nakakaroon ng depression. Tinataya po na 15% ng lahat ng tao sa maunlad na bansa ay dinadapuan ng depression kada taon. 30% ng kababaihan ay napag-alaman na depressed, malulungkot, mga wala sa sarili at lugmok na lugmok ang kanilang pakiramdam. At 41% ng kababaihan na depressed naman ay nahihiyang humingi ng tulong. Sinasarili ang mga ganitong uri ng kalungkutan. 15% ng bilang ng mga taong depressed ay malamang na magpakamatay. Ito ang sinasabi ng nag-aaral ng ganitong uri ng mga karamdaman. Sa pagsusuri po natin ang karamdaman ng tao, sapagkat ang Panginoong Jesus ang ay naalam nating manggagamot, isa sa mga pangunahing pinagtuunan ng Panginoon ng pansin ay ang panggagamot, kailangan nating suriin ang sakit na ito at ilapat ang kapangyarihan ng Panginoon upang hindi tayo dapuan o kung dinadapuan man tayo, maitaboy natin, lalong-lalo sa ating mga mahal sa buhay. Ang ating pag-aaral, pinamagatan, pagsusuri ng isang depression. Pagkalugmok, kalungkutan, o dalamhati. Ama sa langit, kami po'y
papasuri sa inyo, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at hugasan niyo po kami sa aming mga karumihan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na daluyan ng inyong karunungan. Magmusa po kayo sa amin, O Diyos. Turuan niyo kami, patibayin, palakasin, at maging pagpapala kami sa iba. Kayo ang maging tagapagsalita, O Diyos. Punuin niyo kami ng inyong karunungan, kaliwanagan, katuwiran, at nawa ang inyong mga salita maging gamot sa mga karamdaman na aming kaluluwa. Kayo po ang siyang hinihiling naming maging tagapangaral. Nagpapasalamat kami sa pagdinig niyo sa dalangin ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magkukwento po tayo at titingnan natin isang kwento na galing sa Biblia na pwede natin paghanguan ng isang pag-aaral ng isang classic depression. Isang depression na hindi natin inaasahan na dadapo sa dinapuan. Ang background po nito, si Haring Ahab ng Israel ay nagpakasal kay Jezebel. So King Ahab, King of Israel, married Jezebel, a woman that had another god in her life and promoted this religion very, very powerfully. Dinala ni Jezebel sa Israel ang kanyang Baal o ang kanyang Diyos, ang kanyang relihiyon at ang kanyang mga pari. At nahikayat niya ang halos buong bayan ng Israel na sumamba kay Baal, lalo pa nga siya ay napakamakapangyarihang babae at napakalaki na impluensya sa kanyang asawa na siya namang hari. Ang mga posibleng pagmula ng depression ayon sa kasaysayan ng isang propeta. Unang hari, 18:16-21. Hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinasasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, "Ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel?" Matapos mong marinig ng hari ang mga ginagawa nitong si Elias na propeta na kinakalaban niya yung relihiyon na pinipilit na paunlarin itong si Jezebel sa bayang Israel, tinawag ng hari ang propeta na nanggugulo. Ang relasyon po ng hari at ng propeta sa Israel ay napakahalaga sapagkat hari ang nangunguna, subalit ang propeta ang konsyensya ng bayan. Ang propeta ang nagtutuwid maging sa hari, kaya ang propeta ay hindi kumakain sa pagkainan ng hari. Hindi nakikitira sa hari at hindi tumatanggap ng mga regalo upang huwag siyang mawalan ng tinig kung nais niyang salungatin kung baluktot ang nangunguna. At yung hari na ito na sa halip na kumuha ng katuruan mula sa propeta ay nagbansag pa sa propeta na ito'y nanggugulo. Verse 18, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angka ng inyong ama. Sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran nyo'y ang mga imahen ni Baal. Ngayon itipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinakakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel," sagot ni Elias. Napakalinaw ng sinabi ni Elias, "Aba, hindi ako nanggugulo sa bayan na ito, kundi kayo. Kayo ang humihiwalay sa ating Diyos. Kayo ang nagpapagamit ng inyong kapangyarihan at Diyos pa naman ang may bigay para magpairal ng isang mali at likong paniniwala." At hinamon ni Elias ang hari, "Ipunin nyo ang lahat ng mga propeta at mga pari ni Baal at ni Asherah, itong mga Diyos ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel." Verse 20, "Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, 'Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang suntin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod.' Hindi umimik ang bayan." At sa pag-aaral po natin ng depresyon, mga pampalugmok at pampalungkot, isa na dito makikita natin na nagsisimula sa kasaysayan nitong si Elias, kaaway. Nakakapagpalungkot ang may kaaway. Siguradong hindi naman ikinatuwa nitong si Elias na kaaway niya ang hari na dapat sana ay katulong niya sa pangunguna sa bayan. Sa ating mang buhay, mga kapatid, kung may mga kaaway tayo, meron kayong hindi kaimikan, kasamaan ng loob, magpapalungkot yan sa inyo. Kahit hindi nyo pa aminin. Kahit pa kayong magpanggap na baliwala sa inyo, hindi kayo pinapansin ng kapatid ninyo o ng pinsan ninyo o kapitbahay nyo, siguradong iniintan nyo pa rin yun.
Dahil tayo'y tao na may damdamin. Unang hari, 18:22, muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Ano po ang nakakapagpalungkot dito? Pag-iisa. Pagkawalay sa kaisa. Dapat sana ay kaisa nitong si Elias ang buong bayan, pero ang buong bayan ay bumaligtad na at hindi na kay Yahweh na nanalangin, sumasamba na sa Diyos na dinala nitong si Reynang Jezebel. Aloneness, isolation from one's own kind, can trigger depression. Unang hari, 18:23-24. Tingnan po natin, sa bundok sila, inipo ng hari yung mga mamamayan, napakalaking pagtitipon nito, nandun ang mahigit 900 na mga pari at mga propeta ni Asherah at ni Baal, at nag-iisa na naninindigan para kay Yahweh itong si Elias. Magdala kayo rito ng 2 toro, ang sabi nitong si Elias. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ang mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. So hinamon nitong si Elias ang mga pare ni Baal, ang mga mamamayang sa kanila na pumapanig, at maging si Baal na dinidiyos ng mga taong ito. Sabi niya, magdala kayo ng 2 toro, yung isa katayin nyo, isa kakatayin ko. Maglagay kayo, magtalaksan kayo ng mga kahoy, ng mga panggatong, pero huwag nyo sisindihan. Ilagay ninyo ang inyong alay na kinatay na toro sa ibabaw ng mga kahoy na ito, at ganun din ang gagawin ko. Wala sa atin magsisindi. Yung Diyos na pagtinawag, ipag-aapuyin yung kahoy na yan at tutupukin ang inilalaan sa kanya at inihahain toro, yun ang tunay na Diyos. Sabi ng mga tao, deal, maganda yan. Sige, mapatunayan ang dapat patunayan. Unang hari, 18:25-26. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro. At ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag niyong sisindihan ng kahoy. Kinuha nga nila isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nagsasayaw na sila, nagtutugtog na, kung ano-ano nang pinagagawa, tinanghalin at lahat. Walang kibo ang langit. Unang hari, 18:27-29. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya'y nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inaabot sila ng hapon. Ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Sapagkat walang nangyayari, kasasayaw nitong mga naniniwala kay Baal, kinantsawa na sila at hinamak-hamak ni Elias, baka naman mahina ang kanta nyo, lakasan nyo pa. Sige pa. Baka tulog, baka nasa banyo. Sige, gisingin ninyo. Lulubog na lang ang araw, wala pang nangyayari. Unang hari, 18:30-35. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Nakita niyo, wala nang naghahandog kay Yahweh. Gumuho na yung altar, yung mga batong dapat ay nakasalansa ng maayos. Pinalapit niya ang taong bayan upang lalong makita ang gagawin niya. Verse 31, kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel.
ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganun nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Napaka madrama. Walang kakibu-kibu ang lahat. Inayos niyang dahan-dahan ang altar na ito. Hinatay ang hayop, inihanda sa ibabaw ng talaksa ng kahoy, at pinabusan niya para ang hayop at ang kahoy ay basang-basa. Kaya siya gumawa ng kanal sa paligid ng altar, sapagkat doon umagos ang sobra-sobrang tubig na ipinambuhos at umapaw pati kanal. Unang Hari, 18:36-38. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nakita niyo po itong showdown na ito, talagang magkakaalaman kung sino ang sino. At kung hindi matibay yung pananalig, hinamon mo ang lahat, 9 mahigit na pare, pati ang reyna, pati ang hari, ang buong bayan na kakampi nila, hinamon niya. At kaya pala niya ipinabasa ng basang-basa yung karne. Ipinabasa pati panggatong at yung kahoy na tinungtungan nito ay upang makita ang kapangyarihan ng apoy na bubulusok mula sa langit. At bilang pagtugon sa panalangin ng propetang ito, nagpaulan ng apoy ang Diyos, tinupok ang karne, natupok pati panggatong, natupok pati bato, pati lupang tinutungtungan ng bato, at yung tubig ay natigang, nag-evaporate yung tubig na umaapaw. Kapangyarihan ng Diyos. Isang malaking kapangyarihan ng Diyos. Kanya lang ba ang palakpak sa kapangyarihan ng Diyos? Pambihirang pagpapakita ng kapangyarihan. Unang Hari, 18:39. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos. At marami po mga tao, kailangan pa ng mga ganyang drama para lang maalala nila yung dapat naman i-alam araw-araw na si Yahweh ang Diyos. Bumaligtad ang mga balimbing ng mga mananampalataya. Unang Hari, 18:40. Inutos ni Elias, hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makataka sa kanila. Hinuli nga nila ang mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Napakalaking tagumpay. At bakit natin binigyang diin ang buong kasaysayan upang makita natin na hindi lahat ng tagumpay ay nagdudulot ng malalim na kaligayahan. Sa katunayan, maaaring ang pagkatagumpay ay magbukas ng isang maliit na pinto na magdala ng lungkot. Kaya maraming mga matatagumpay na tao, malungkot. Iisipin mong mayaman na sila, dapat masaya na, hindi pa rin. Sikat na sila, dapat masaya na, hindi pa rin. Natamon na nila ang ninanasa, nakamit ang gustong maabot, hindi pa rin masaya. Isang patotoo ng kasaysayang ito na maaring makita natin maya-maya. Unang Hari, 18:41-42. Sinabi ni Elias kay Ahab, yung haring napahiya, lumakad ka na, maaari ka ng kumain at uminom, naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taloktok ng bundok Karmel at sumubsob sa lupa. Matapos ang nakakapagod na araw na ito, pinakain ni Elias yung hari, sige, kumain ka na, uminom ka na,
At maghanda ka ng umuwi dahil nakakarinig ako ng pagbuhos ng ulan. Bakit po kailangan umalis ng hari, nakasakay siya sa karwahe? At kung umulan, lalapot ang putik, magkakaroon ng balaho, hindi siya makapaglalakbay. Kaya sabi nitong propeta, maglakbay ka na, pero kumain ka muna, at baka abutan ka ng ulan. So pinakain si Ahab, pero ang propeta, pansinin ninyo, hindi kumain. Pumunta sa taluktok ng bundok, nanalangin. Unang hari, 18, 45 hanggang 46. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumabas ang hangin, lumakas ito, at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karuahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel, kung saan siya uuwi, kung nasan na ang kanyang tahanan. Verse 46, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali ng kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karuahe ni Ahab hanggang papasok sa Jezreel. Habang ang hari ay nakasakay sa kanyang chariot, ano po ang ginawa ng propeta? Tumakbo at naunahan pa ang kabayo. Ang tinakbo'y humigit kumulang sa 32 kilometro. Mula Maynila hanggang Malolos, Bulacan, o kaya hanggang Binyang, Laguna, o hanggang Dasmariñas, Cavite, o hanggang Morong, Rizal, ang tinakbo ng propeta. Tumakbo si Elias at inunahan pa ang kabayo, punahin ang lakas niya. Nagtagumpay, malakas, hindi nyo aakalaing magiging kandidato ng depression. Unang hari, 19:1-2. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganitong oras ang ginawa mo sa mga propeta. Sabi niya, bukas ikaw naman ang patay, sabi ni Jezebel. Pinagbantaan ni Elias, ni Jezebel si Elias. Unang hari, 19:3-4. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Ang mga propeta po, lagi silang may mga utusan, may mga male attendants sila lagi, all the time, attending to their needs, protecting them even from threats. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Inaasahan niyo ba ang ganyang uri ng panalangin mula sa isang propetang nagkaroon ng isang napakalaking tagumpay at tumakbo ng 32 kilometro? Pero iniwan niya ang kanyang katulong na lalaki at naglakad pa siya ng isang maghapong paglalakbay, ang layo nun. At patapos yun, nung siya'y nag-iisa, hinilingi niya sa Diyos na bawian siya ng buhay. Ano po ang nakita natin dito na nagbibigay ng depression, pampalungkot, pagpalugmok, banta, panganib, lalo mula sa kapangyarihan, pag-iisa, pagkawalay mula sa mga kasama. Punahin ninyo mga kapatid, sapagkat baka nangyayari sa sarili niyong tahanan. At huwag naman, baka nangyayari sa sarili natin. Ano po ang babala at senyales ng depression dito? Una, kagustuhang mag-isa. Hindi naman lahat na gusto mapag-isa ay nade-depress. Pero ang mga nade-depress, gustong mapag-isa. Kung abnormal na ang haba ng pag-iisa, abnormal na ang dalas ng kagustuhang mapag-isa, baka kailangan na nating tulungan. Baka sobrang lungkot na, nade-depress na, natatalo na ng lungkot ang katwiran ng isip. Nakita niyo siya may katulong na lalaki, iniwan niya at naglakas siya mag-isa. Hindi ginagawa yun ng mga propeta, kasama nila dapat yan. Pero mas minabuti niya mag-isa. At ano pa sabi niya? Wala naman po akong ibinuti higit sa aking mga ninuno, pare-pareho lang kami. So anong ginawa niya? Isang senyales ng depression, mga kapatid, paghamak at pagmamaliit sa sarili. Yung mga taong nade-depress, nag-iisa, tapos walang ginawa kundi kaawaan ang sarili. Laitin at kawawain ang sarili.
baliwalain ang mga katangian, palakihin ang mga kapintasan, kalimutan ang mga pagpapala, at ang pagtuunan ng pansin ay puro mga lungkot, puro mga pagdurusa, mga hinaing, mga kabiguan, at mga hinanakit. At ito po isang napakalaking senyales ng depression, kagustuhang mamatay. Hindi natural na gustuhin ng taong mamatay. Halaman man pinipilit na mabuhay, hayop man pinipilit na mabuhay, tao pa kaya? Kaya oras na naiibigan ang mamatay, lalot-lalot hindi naman dahil sa sobrang napakahaba, napakatinding sakit, eh merong depression. Kaya may mga depressed people po, nagpapakamatay. Pawang kabaligtaran ng normal at karaniwan ang ganitong mga asal. Unang hari, 15-8. Pagkatapos, ni matapos niyang hingin sa Diyos sa patayin siya, nahiga siya at nakatulog. Hindi po siya natulog, nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom, at ang pagkain ito'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Ano pong nakikita natin dito? Nakatulog siya sa sobrang pagod. At gutom na rin siya. Hindi nga siya kumain, pinakain niya yung hari. Tumakbo siya ng 32 kilometro. Wala siyang pahinga. Tapos naglakbay na naman siya, iniwan yung katulong. Anong inaasahan niya magiging takbo ng inyong utak kung wala kayong pahinga, wala kayong tulog, at wala kayong kain? Kaya pinatulog, pinainom, at pinakain siya ng anghel. Sabi na anghel, nasobrahan ka ng gutom. Kaya yung pong mga sobrang pagod at tinatamad ng kumain pagdating sa bahay, anong lesson, kumain muna. Nakita niyo, ginising ng anghel. Gising muna, kumain ka muna. At nung makakain na ng konti, pinatulog uli. At tapos ginising uli, nung oras na naman ng pagkain. Kasi alam niya naman, maraming tao sa katamaran, matutulog na kahit hindi kumain. Pero nakita natin yung lesson, pag sobrang gutom ang katawan ng tao, naiiba ang takbo ng utak. Una, umiinit ang ulo, mamaya nababaliw. Kaya kailangan kumakain ng tao. So ano mga sobrang nagpalugmok at nagpalungkot sa kanya? Sobrang pagod. Hindi na siguro kailangan ng maraming paliwanag para makita natin kung anong leksyon na dapat nating matutunan. Puyat, kawalan ng sapat na tulog, gutom at uhaw. At sabi ng anghel, sige, matulog ka uli. At nung nakatulog, gumising ka, kumain ka uli. Mahaba pa ang paglalakbay mo. Maring dalawang kahulugan ito na talaga naman maglalakbay pa siya, maring rin naman kahulugan na mahaba pa ang buhay mo, marami ka pang gagawin, huwag kang magdrama dyan. Gutom lang yan. At pagod. At matatanggal lang yung depression. At matapos po ang lahat ng ito, ay nagparamdam ang Diyos kay Elias. Unang hari, 19:13, narinig niya isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? So nagparamdam at nangusap ang Diyos kay Elias. Unang hari, 19:14, sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. So ano po itong mga inihinaing nito ni Elias na nagdulot ng depression sa kanya? Kabiguan. O kaya ang inaakalang pagkabigo. Sapagkat hindi naman siya bigo. Pero akala niya, bigo siya. Yung kanyang pag-iisa, binigyan niya muli ng diin. Wala na pong natira ni isa ditong sumasamba sa inyo, ako na lang. At ngayon, hinahanap pa nila ako para patayin. Bakit ko pa iibiging mabuhay? Unang hari, 19,
15 hanggang 18. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ang langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit, 7,000 sa Israel ang ililigtas ko. Ang mga taong hindi lumuhod kay Baal at hindi humalik sa kanyang imahen. So nakita niyo po yung pag-aakala nitong si Elias at siya'y nag-iisa na. Sabi ng Diyos, akala mo lang yan. 7,000 pa ang hindi sumamba at sila ay ililigtas ko. Hindi sila gagalawin ng paghuhukom. So buhusan mo ng langis itong si ganyan para maging hari doon, itong si ganito para maging hari dito, at itong si ganire para maging kahalili mong propeta. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Tuloy ang buhay, tuloy ang pamamahala ng bayan, tuloy ang paglilingkod ng mga propeta. Anong akala mo? Napagod ka lang, nagutom ka lang, eh magwawa ka sa mundo. At yan po ang madalas na nangyayari sa tao pang nadadaya. Pagpagod, pagbigo, pagmalungkot, akala niya tapos na ang mundo. The end of a dream is not the end of the world. And people must always know that God is eternal. Hindi nagwawakas ang paghahari ng Diyos, bagamat nagwawakas ang mga kabanata ng ating buhay at mga ginagawa sa buhay. At dahil sa kanyang sobrang lungkot, nadagdagan niya ng drama ang kanyang kalungkutan at inakala niyang kaisa-isa na lang siyang natitira. May 7,000 pa pala. Mga kapatid, akala natin kumisa nag-iisa tayo. Akala mo ikaw lang ang taong may ganitong sakit. Marami yan. Akala natin tayo lang yung napagtaksilan ng asawa. Marami rin yun. Akala natin tayo na lang itong hindi natatanggap sa trabaho o natatanggal pa nga. Marami rin yun. Akala natin tayo na lang yung hindi natupad ang mga pangarap, nabigo. Marami yun. Walang pag-iisa. At kadalasan ang nagpapadilim ng isip ng tao upang kanyang ibiging mamatay, eh dahil akala niya'y nag-iisa siya. Binigyan ng Diyos si Elias sa mga kasama, ng mga bagong kakampi at kahalili pa nga. Ibig sabihin, tuloy ang laban, tuloy ang lahat, tuloy ang buhay. Pero tingnan ninyo, bakit niya gustong mamatay? Sabi niya, ako na lang po ang natitira at hinahanap pa ako ng iba para patayin. So anong gusto niyang gawin? Unahan yung naghahanap sa kanya at siya na ang pumatay sa kanyang sarili? At hindi ba't maraming tao ay ganyan, yung mga nagpapakamatay? Inaakala nila meron silang sakit na sobrang malubha, iinom na lang ng lason. Eh ba't niyo uunahan yung sakit? Yung mga iba nanganganib, natatakot, ang gusto nila patayin ng sarili dahil natatakot silang datnan ng kinakatakutan, eh ba't niyo uunahan? Malay niyo hindi dumating. Hindi na nga dumating, napatay nyo na yung sarili ninyo. Kasi may mga tao, pag may inaakala na darating na hirap, gustong takasan yon, winawakasan ang buhay nila. Samantalang maraming mga takot at pangamba ay bunga lang ng guni-guni. Sinabihan si Elias na may natitira pang 7,000 tao, kaya hindi siya dapat mag-isip ng mga ganun. Ano pong isang pampalugbok at pampalungkot dito? Depressant, guni-guni. Imahinasyon. Pagmamalabis ng akala tungkol sa kabiguan at tungkol sa pag-iisa. So sariwain natin ang mga pampalugmok o pampalungkot o depressant, oposisyon o kalaban, pag-iisa, banta o kaya ay panganib, sobrang pagod, puyat, kawalan ng tulog, gutom at uhaw, kabiguan o inaakala lang na kabiguan at guni-guni. Ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Mga kapatid, kung alin man dito sa mga nabanggit ay nangyayari sa inyo, huwag sumama sa statistics ng sobrang lungkot na binanggit ko kanina sa pasimula. Huwag sumama sa statistics ng depression at lalong-lalo ng suicide. Mahalaga, huwag humiwalay sa kapwa-tao.
iwasang magkaroon ng kaaway. Aminin niyo mat hindi, meron niyang epekto sa ating buhay. Huwag makipag-away. Sa kaso ni Elias, dapat lang siya makipag-away dahil yung Diyos ang pinaglalaban niya. Pero marami naman tayo ipinaglalaban na hindi naman Diyos, nakikipag-away pa tayo, sayang lang ang pagod. Kumisan nga, pinakikipag-away pa natin si Baal, mga Diyos-Diyosan ang buhay natin, mga mali. Napapalayo tuloy tayo sa ating mga mahal sa buhay, nababawasan na ang ating saya, nadadagdagan pa ang ating lungkot. Kaya maraming lumulungkot sa Pasko eh. Kasi hindi nila maabot yung saya na sa panghihikayat sa kanila ng media at advertising, eh dapat ang saya-saya nila. Tapos nagtataka sila, ba't hindi ako kasing saya nung advertise, nung mga naka-advertise naman sa saya, eh Pasko. Kaya lumulungkot lalo. Huwag yung iwalay sa kapwa-tao, makisalamuha. At napakahalaga po, makisangkot, makiisa sa mga tao sa ating paligid. Unang Pedro 3:8, pagkaisa kayo at magdamayan. Friends multiply our joy and divide our sorrow. Kaya mahalaga na meron tayong mga kaibigan at mahalaga lalong makipagkaibigan sa inyong kabiyak, sa inyong asawa, sa inyong anak, magulang, sa inyong kapatid. Sapagkat kung yung malalapit na kamag-anak natin sa dugo ay kaaway natin, anong kahulugan na magkaroon pa tayo ng mga ibang kaibigan sa labas? Unahin, ikarir na makipagkaibigan una sa inyong mga kamag-anak na malapit sa inyo. Unang Tesalonica 5:11, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. At ito po ang napapala ng mga taong nakikipagkapwa, na palalakas ng kapwa ang kanilang loob habang sila na may nakakapagpalakas loob sa kapwa. At sabi ng mga ngaral 4:9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mabuting may kasama ka. Higit lalong mainam na may kasama. Kung paminsan-minsan ay nagkakaroon ka ng kapayapaan ng isip sa pag-iisa, huwag mong sobrang dalasan. Sapagkat nilikha ang Diyos, nilikha ng Diyos ang taong may kasama. Kaya nung nag-iisa pa lang si Adan, napansin ng Diyos, sabi niya, it is not good that man should be alone. It is not good that a person should be alone over prolonged periods of time. Kaya mas marami pong depression sa West, sa mga developed economies, kasi mas marami sila doon privacy. Ang hilig-hilig nila sa privacy, give me my space, man. Mga ganyan. Pero yan ang mga nagpapakamatay sa sobrang space, ang luwag-luwag. Eh sa atin na lang, isipin mo magpakamatay, enrollment na naman ng mga anak mo o mga kapatid mo, paano ka makakapagpakamatay? Isipin mo man tumalon sa tulay, paano mo magagawa? Eh maraming umaasa sa'yo. Kaya maganda po yung may umaasa at may inaasahan. Kung nawawala na tayo ng dahilan para mabuhay pa, ang natitirang dahilan ay dahil kailangan tayo nating kapwa. At pag naaalala natin yun, na itatawid tayo doon sa maiikling panahon ng kabaliwan kung saan ang pagpapakamatay ay naiisipan. Napakaigling panahon na naiisip ng tao magpakamatay siya. Yung tatalon, maiksing-maiksing panahon yung gusto niyang tumalon. Kaya pag lumampas yun, yung minuto, yung segundo ng pagtalon, nakita niyo, nangungunyapit at dahan-dahan bumababa. Nakakita na ba kayo, nalalagay pa kumisa sa periodiko, tatalon? Tapos hindi natuloy ang pagtalon. Lumipas yung kabaliwan, bumalik ang isip, nagpapasalubong sa bumbero. Nagpapatali, nagpapahagdan. Because the moment of insanity when you want to kill yourself is only a flashing moment. It's only for a moment. What is important is for people to survive that dark moment. And sometimes our responsibility to others, the meaning of our life, our sense of mission will make us cross over that very dark period so we can go back to sanity. Mahalaga ang tao may pananagutan, mayroong pinananagutan, may sinasangkutan. Pag gusto mong nabubuhay ka lang para sa sarili, hindi ka naaabala, hindi ka kumukonekta sa iba, paano ka itatawid sa iyong pag-iisa kung dapuan ka ng ganitong uri ng sakit ng isip na nais mong patayin ang iyong sarili? Ang dalawa, sabi ni Solomon, ay mabuti kaysa isa. Mateo 18:20, ang sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat saan man na may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Literal, spiritual na presensya ng Panginoon at maaaring ding symbolic na pag may kasama kang dalawa o tatlong kapatid sa Panginoon,
daig mo pa na sinamahan ka ni Kristo. Sapagkat may mananalangin para sa iyo, may tutulong, may aaliw sa iyo, mayroong dadampot sa iyo kung ikay natumba, may magpapakain sa iyo kung ikay magutom. Subalit hindi naman one way ang ganyang relasyon. Kung sila naman itong natumba, ikaw ang dadampot, sila ang nagutom, ikay magpapakain, may pananagutan tayo sa isa't isa. Kaya napakahalaga mga kapatid nung tinatawag nating fellowship. Bilang pastor nyo, isa sa mga pinakamatataas kong layunin ay makita kayong lahat na nakasangkot sa isang maliit na grupo, isang ministry, isang social group, age group, interest group, whatever. Ang gusto ko lang, pag nagkakasakit kayo, may dadalaw. Dahil ibigin ko man, hindi ko kayo madadalaw lahat. Kita nyo at kayo angaw-angaw. Hindi ko kayo mapupunta lahat sa birthday nyo kung sabay-sabay lalo. Isang taga Montalban at isang taga Maribeles, paano naman yan? Hindi ko laging mararamdaman kung kayo ay matamlay, pero kung kayo ay miyembro na isang maliit na grupo, may mga kapalagayang loob kayo. Siyempre, nagkakaroon din kayo ng pananagutan, baka kumisan may mangutang pa sa inyo. May mang abala sa inyo, pero meron din kayong maaabala kung kayo nangangailangan. Meron din kayong malalapitan. At para po sa akin, isa ito sa mga pinakamahalagang papel ng kapatiran, ng iglesia, ng church na maibigay sa tao, yung siya ay bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga relasyon na malapit, na palagayang loob, at meron siyang katuwang sa buhay. Isa ito sa mga benepisyo ng anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung may dalawa o tatlong nagkakatipon, ituring yung nandun ako. Sapagkat kung kayo susunod sa aking mga utos, gagawin niyo aking mga itinatagubilin, kayong tatlo'y magmamahalan, mag-iibigan kayo at magtutulungan. Napakahalaga ng fellowship. Hindi sapat yung pupunta ka lang pag Linggo o Miyerkules o Huwebes, uupo doon at makikinig at uuwi na. Ikinalulungkot ko kapag meron po tayong mga kapatid na dalawang Linggo na pala na nakaratay, ay wala man lang dumadalaw kasi hindi siya kilala. O kaya kilala man siya, hindi naman kapalagayang loob, hindi mo malaman kung ikatutuwa bang dalawin o hindi. Isa ka bang blessing o abala sa paningin niya. Kaya mahalaga to reach out to people and to allow people to reach out to you. Iwasan yung depression. Magpahinga sa oras at magpahinga ng ganap. Unang Tesalonica 5:7, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao. Dapat ang tao may pagtulog. At kung panggabi ang trabaho mo, siyempre, sa araw ka naman natutulog. So Genesis 2:2, tinapos niyang likahin ang lahat ng tao sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa 7th araw. Ipinakita ni Yahweh ang halimbawa ng pamamahinga, na bagamat siya ay Diyos, ipinakitang siya may nagpahinga rin. At isa pa pong pag-iwas sa depression, mga kapatid, huwag padala sa mga pagbabanta o pananakot ng tao. Awit 56:11, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Alam niyo po, para mawala ang takot natin sa tao, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. When you fear God, you have no one else and nothing else to fear. Because your holy fear of God will make you live a righteous life. And your fear of God will get favor from God. Your fear of God will procure His blessing. And therefore, you will not have to be afraid of anything or anyone. Ayaw nyo ma-depress, patibayin ang ugnayan sa Diyos. Patibayin natin ating relasyon sa Diyos. At ganun din, dalhin natin ang mga mahal natin sa buhay sa paanan ng Panginoon. Ano pong sabi ng awit, 23:1-4? Sa harap ng mga problema, sa harap ng mga lungkot at kabiguan, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw ang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Nakita po ng sumulat ng awit 23 ang lihim ng isang payapang loob. At yon ay gawin si Yahweh na ating pastol. To make God
our shepherd. Na siya ang ating sinusundan, siya ang ating pinaniniwalaan, at sa kanya tayo kumakanlong. Magtuon ng pansin sa Diyos, hindi sa nakatatakot, at hindi sa nananakot. Kung tutuusin mga kapatid, napakarami naman talaga nakakatakot sa buhay. Ngayon, bakit may mga natatakot at may hindi? Simple lang. Yung natatakot, kasi nakatitig sa tumatakot sa kanila. Yung mga hindi natatakot, eh hindi nakatitig sa nananakot. At marami doon, sa Diyos tumititig. Kaya hindi sila nagkakaroon ng puwang ng takot sa kanilang puso. Isa pang paraan upang huwag tayong dapuan ng sobrang lungkot or depression, kumain at uminom sa oras at ng sapat. May mga pag-aaral po na nagmumungkahi na maraming mga taong nade-depress pag sobrang nagda-diet. Pag sobrang nagpapapayat. Yung gusto, isang dangkal lang ang bewang. Yung ang gusto, eh sundan yung standard ng advertisement. Wala siyang iniisip kung anong natural frame ng kanyang katawan. Hindi niya iniisip kung ano yung genetic makeup niya. Ano ba talaga ang takbo ng katawan ng lahi niya at mga ninuno? Basta susundin niya yung standard ng mga modelo, eh hindi naman bagay sa katawan niya. Kaya po marami mga tao, nagtataka sila, ba't kaya ako depressed? Ba't ako malungkot? Ba't ako maiinipin? At kung bubuklatin ang mga dahilan, isa sa mga yon sobrang pagtitiis na hindi kumain. Sobrang pagpipigil sa sarili. Nakakalungkot yon. Yung hindi mo makain ang gusto mo. Siyempre, dinalagyan mo naman ang hangganan na hindi mo naman talaga sobrang bubusugin ang sarili mong lampas-lampas sa kaya mong tunawin. Pero ang katawan ng tao, iba-iba. Hindi pwede sa kanya tatlong kutsarang almusal. Eh, sa'yo, tatlong pala pala kailangan mo. Para ka magkaroon ng lakas. Ba't po siya gagayahin? Kailan tinitingnan mo yung sarili. At nakaka-depress daw po ang sobrang diet. Lalo't hindi bagay sa iyong katawan. Kaya kung meron sa inyo man na hindi maipaliwanag ba't kayo nalulungkot, baka diet yung may kasalanan. Hindi ko sinasabing huwag mag-diet. Pero kailangan under proper medical advice. Dapat tama ang payo ng mga doktor. Pero yung mga doktor naman, pagka kumuha ng mga chart, usually ang standard nila, weste. Kasi ang mga pag-aaral niya sa laboratorio, kadalasan, nagawa sa kanluran. So pag sabi ang kailangan mo, ganito karaming calorie, sino ang pinagbabansihan? Yung mga katawan nila, no, mga nasa kanluran. No? Hindi tayo. Iba kasi ang ating genetic makeup. Kaya kailangan, hindi basta-basta nilululun yung ganyang mga formula na hindi ibinabagay sa yung mga katotohanan. You've got to adjust your realities, the things that you will do. At kailangan matulog sa oras at matulog ng sapat. Napakalaking himala ang ginagawa ng tulog sa tao. Kaya kung meron kayong gustong ipakiusap sa inyong asawa o gustong ituwid, huwag niyong gawin pag dumadating ng gabing puyat. Hayaan niyo munang matulog. At kinabukasan, paggising, pagkapihin niyo o painumin niyo ng masarap na inumin na juice, at saka kayo magsabi ng inyong mga gustong sabihin. Kasi nakapagpahinga na. At obserbahan ninyo, sa napakaraming tao, malakas magpatamlay yung matulog paghapon. Yung hapon na yung lumulubog ng araw. Yung pagka matutulog ka ng mga alas 4, alas 5, tapos bigla ka magigising na gulat ang dilim-dilim, sobrang lungkot ang dumadapo sa marami. So in other words, pati ang pag-schedule ng tulog, may kinalaman sa sigla, may kinalaman sa depression. Napakasarap nung gigising ka talaga pag sumisikat na ang araw at kung maaari, pag lumubog na yan, matulog ka na. Ang Diyos na lumikha ng dilim at liwanag, ang siyang nagtuos kung gano'ng karami dapat ang oras ng tulog ng tao. No? Kung gusto ba ng Diyos sa paliwanagin ng gabi, eh, imposible bang maglagay siya ng ibang araw pa para sa gabi? Hindi imposible. Pero ba't pinadilim ang gabi para matulog ang tao? Pero dahil nga sa technology, dahil sa mga andar ng lipunan, hindi na ganyan na nangyayari, kaya ang daming depression. Kumbaga, umiindak tayo sa maling tugtog, hindi tayo sumasabay sa ritmo ng kalikasan. Kaya maraming saliwa at lihis na nangyayari sa ating buhay. At isa pa na nagpapalungkot sa tao, pagmamalabis ng pang-aaba sa sarili. Huwag malakihin ang kabiguan at huwag magmalabis sa pag-aaba
sa sarili. Yun lang, may isa lang tumalikod sa'yo. Sabi, tinatalikuran ako ng buong mundo. Nabigo ka lang ng dalawa, tatlong beses ang para sa board. Sinabi mo nang isinumpa ako ng langit. Habang may board, kumuha ka ng kumuha. Huwag yung sasabing isinumpa ko ng langit, kawawa naman ako, ganito ako at ganun. Don't generalize. Because many people who feel depressed generalize and exaggerate their sorrows. Sabi sa awit, 42:5, bakit ako manlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako magtitiwala. Siyang aking aasahan. Kanya, bakit nga pala ako manlulumo ay may Diyos? Bakit ako mag-iisip na ako ay nag-iisa ay may Diyos? Nalulungkot lang ako dahil umaasa ako sa iba. Pag nabigo tuloy ako, nagkakaganyan ako. Sabi niya, sa Diyos ako aasa. Lalo't wala na akong maasahang ibang tao, salamat may Diyos. Huwag niyong lilimutin kahit kailan na may Diyos. Hindi tayo pwede mag-isa. Ano man ang karamdaman, ano man ang kalungkutan, sino man ang lumayas sa buhay natin na tayo talikuran, kailanman hindi tayo tatalikuran ng Diyos. Napakahirap yung paglimot na nagagawa ng iba, kaya pati ang sarili ay pinapatay kasi nalilimutang may Diyos. At bago sobran yung palungkotin ang sarili, alamin ang katotohanan. Tulad na lang nitong si Elias, siya na lang daw natira, may 7,000 pa pala. Ang liit-liit naman ng bayang Israel para hindi niya mabalitaan yung mga yon, kasi naka-isolate siya. Kailangan din kumukonekta ka sa tao, nakikibalita, at nang nalalaman mo, hindi ka naman nag-iisa. Kawikaan, 23:23. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan, at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Bago kayo malungkot, alamin nyo lahat. Huwag yung pinapalaki ang maliit. Huwag umasa sa guni-guni. Marami mga tao, sobrang naninibugo dahil sa guni-guni. Hindi ako mahal ng asawa ko, hindi ako mahal ng magulang ko, hindi ako mahal ng ganun. Yung pala naman, kinukulang lang yung taong magpahayag. Pero hindi ka naman sa hindi mahal. Kailangan, huwag puro imahinasyon. Hanapin ang totoo. Mangangaral 5:3, ang pananaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Sabi ako, nalaginip ako. Ang sama ng panaginip ko, masama na yata ang mangyayari sa mundo. Anong sabi ng Biblia? Kulang ka lang sa paligo. No? Panaginip ka ng panaginip dahil ang dami mong inaalala, worry ka ng worry dyan, hindi mo pa sayahin ang sarili mo, hindi ka kumain, hindi ka maligo, hindi mo pasiglahin ang paligid ng hindi pangit ang napapanaginipan mo. Hindi ko man nananaginip ka ng pangit, kinakausap ka ng Diyos na papangit ang mundo. Kumisan, ang panaginip ay bunga ng iyong pag-iisip. At kung mga pangit ang pinag-iisip mo, paano ka aasang maganda ang mapapanaginipan mo? Kaya kailangan pati ang pag-iisip ay iniiba. At nasa ganun ang lahat sumunod. Be renewed by the changing of your mind. Ang sinasabi ng Romans 12. Gusto mong baguhin ang mundo, baguhin mo ang pananaw mo, baguhin mo ang pag-iisip, baguhin ang paraan ng pag-iisip. At punahin ninyo na depressed si Elias sa kabila ng tagumpay. Kaya inisa-isa natin yung buong tagumpay kasi hindi ito maliit na tagumpay. Talagang dumadagundong at umaalingaw-ngaw na tagumpay ito. Pero na-depress pa rin. Anong lesson? Mag-ingat, lalo na sa panahon ng tagumpay. Pag-ingatan din ng tagumpay. Hindi ko may tagumpay ang tao, ay agad-agad na siyang sasaya. Isa yung hiwaga. Bakit mas marami nagpapakamatay na sikat kaysa lubog? Mas malaki ang incidence, mga kapatid, ng depression sa mayayaman kaysa sa mahirap. Mas malaki ang incidence ng depression sa mga mauunlad na mga bansa kaysa mga nagdarahop na mga bansa. Salamat na lang sa Diyos, mukhang meron din namang pagpapala ang karukhaan. Sa kaliitan ng bahay ng mga dukha, paano ka pa malulungkot kahit sa kalumingon may tao? At gusto mo mang laslasin ang pulso mo, hindi makagalaw ang braso mo dahil siksikan. May pagpapala. Pwede nga nyo, kani-kanya kayong kwarto, kani-kanya kayong kotse, kani-kanya kayong TV, hiwa-hiwalay na buhay, mas nanganganak ang lungkot. Mas dumadami ang pag-iisa.
kaya mas maraming dahilan na malungkot yung mas maraming pera. At yung maraming pera na hindi pa masaya, ano pang gagawin mo? Talagang maiuumpog mong ulo mo sa bato. Pero yung walang kapera-pera at hindi masaya, at least sinasabi niya, wala kasi akong pera eh. Pag nagkaroon ako, sasaya din ako. May inaasahan. Pero pag nakuha mo na yung inaasahan mo, tapos hindi ka pa rin masaya, ano pang aasahan mo? Kaya meron din pong pagpapala yung hindi niyo nakakamit ang inyong mga pangarap. At least, patuloy kayong mangangarap. Pero yung narating mo na yung tugatong ng tagumpay, yung taluktok ng bundok, wala ka nang makita ni ano. You know why? Mountain climbing can be sad. I don't mean the hobby. I don't mean the career. Kundi pag-akyat ng bundok. Kasi, kadalasan nag-iisa ka. At kung ikaw yung nasa pinakaibabaw ng taluktok ng bundok, isa lang ang pwede magkasyang tumuntong dun. So, they say it's lonely at the top. Because not many people can share the space at the top. Gusto niyong sumaya sa buhay? Don't be number one. Hindi sa pag-aasawa, dapat kayo number one sa pag-aasawa. Hindi yon. Mahirap maging number one eh. Yung ikaw ang pinakamahusay, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakabantog, ikaw ang pinakamayaman, ikaw lahat. Maging ang pinakamatataas na puno ang siyang tinatamaan ng kidlat. Yung mga pangalawa, pangatlo, hindi natatamaan ng kidlat yan eh. No? Maging sa mga pagpapalit ng mga gobyerno, yung mga kataas-taasan lang naman kung minsan ang dinadalaw ng dilubyo, yung mga pangalawa at pangatlo, kahit palit na ng palit ang gobyerno, buhay pa rin at mapupula pa rin ang mga hasang. Pero yung mga una, mga primera, nahihirapan. Hindi ko alam kung bakit gusto ng maraming tao, number one sila. Kahit sa organization, nakikita lang kumisan ng iba, meron ka otoridad, meron kang boses. Pagka pumapasok ka na sa buluwagan, pinapatugtog na ang pambansang awit. Pero hindi nila nakikita ang hirap at pag-iisa ng mga nangunguna. Kaya huwag niyong ikalungkot kung kayo karaniwan. Napakalaking pagpapala din maging karaniwan. Kaya lang, wala namang magbubukas ang pinto sa inyo. Eh, may braso naman kayo, buksan nyo nalang mag-isa. Pero kayo ay naililigtas sa maraming mga panganib at pag-iisa ng mga nasa ibabaw. Huwag niyong kakaingitan ang sino mang nasa itaas. May napanood nga akong matagal ng pelikula nung araw pa, pelikulang Tagalog, na mag-ina na natutulog sa double deck, isa sa taas, isa sa baba. Nagkawalay sila kung ano na nangyari, tapos nagkabalikan uli sila sa pagsasama sa isang bahay ang mag-ina. Sabi nung nasa baba na ina, anak, malungkot sa baba. At sabi nung anak sa itaas, nanay, malungkot din po sa taas. Nasa taas ka man, nasa baba, kung pipiliin mong maging malungkot, lulungkot ka. Pero saan ka man naroon, pag nagpasya ka, na magkakaroon ka ng kasiyahan, lalo't kasiyahan mula sa Espiritu ng Diyos, ano man ang kalagayan mo, sasaya ka. Ang lungkot mo at saya, gawa mo rin. Kailangan tahimik ang kalooban mo, meron kang peace with God, God who is in you. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Nasa loob mo rin yan. Nasa pagdadala mo rin yan. Hindi masigla ang tao dahil lagi siyang malusog. Sinisiglahan niya ang sarili niya. Kahit siya may karamdaman. Pero kahit ka pa walang karamdaman, kung ikaw ay nagpasyang magluksa, Biyernes Santo ang mukha mo, malungkot ka rin. Hindi natin kailangan na magkaroon ng perfectong buhay para sumaya. Ang kailangan lang natin, manalig na may Diyos, huwag lilimuting may Diyos, at tayo makipagkapwa, makinabang sa pakikipagkapwa, at kung walang nakikipagkapwa, ay turuan natin ang sarili makontento sa Diyos. Bihira naman yung Diyos lang kasama natin, madalas may tao rin. Nasa inyo pong pagpapasya kung ano ang magiging uri ng inyong buhay. Walang mayaman, walang mahirap dyan. Walang may edukasyon at walang mangmang. Nasa puso ng tao kung ano ikasisiyan niya sa buhay. Mag-ingat, lalo sa panahon ng tagumpay. Mas maraming tao hibang kung siya'y tagumpay kesa kung siya'y bigo. Kadalas na nga ang kabiguan pa ang nagpapabalik sa atin ang ating ulirat. Bumabalik ang ating malay. Naaalala natin tayo'y tao, naaalala natin makipagkapwa dahil napuwersa tayong magpakumbaba dahil tayo nabigo. At kung ganon ang nangyayari sa mga nabibigo, kung ganon, pati kabiguan ay isang pagpapala. Subalit kung ang tagumpay ay nagbibigay sa'yo ng kalasingan at ikay nahibang, nawalay ka sa mga taong mahahalaga sa'yo at pinapahalagaan mo, nawalay ka sa lahat ng mahahalagang mga bagay na espiritual, daig mo pang nabigo.
Eh kung tagumpay ka na, tapos hindi ka pa nahibang, maka-Diyos ka pa't makatao, wala ka nang dapat hingin pa sa buhay. Ang kalusugan po ng tao, bihira yan na perfect. Ang mata ng tao, bihira at sandali lang na 20 over 20 ang vision. Sandali lang na 120 over 80 ang blood pressure mo. Kumisa 170 over 20 yan. Sandali lang na maputi, ay maitim ang iyong buhok. Kadalasan, tina na lang ang nagdadala niyan. Bihira ang mga taong kumpleto ang katawan. May mga paa na mga artificial na idinudugtong, nakakapag-basketball pa. May mga kamay na putol. May mga mata na hindi nakakakita. May mga mata na may mga glaucoma, may mga sulimpat. Merong mga taong may hemophilia, masugatan lang ay hindi mag-aampat ang dugo. May mga taong ubo ng taas ng blood sugar. May mga tao na may sakit ang kanilang atay, ang kanilang buto, ang kanilang balung-balunan. Merong sakit ang kanilang bungo o ang kanilang mga kalingkingan. Diyan ang tao ang perfectly malusog. So kung hahanapin nyo yan para kayong maging masaya, baka lumungkot kayo. Kung merong kulang sa ating katawan, ipagbunyin nyo yung natira. Alam nyo ba na kahit maubos ang inyong buong katawan, eh meron pang ako? Naisin nyo ba ito mga kapatid? Pag sabi, ang kamay ko. O naputol ang dalawang kamay. Sabi mo, nawala ang dalawang kamay ko. Meron pang ko. Sino yun? Sabi mo, ang dalawang pa ako nawala. O meron pa rin ko. Ang buong katawan ko natupok. Meron pa rin ko. Kasi meron sa iyong hindi nawawala kahit kailan. Yun ang Espiritu ng Diyos. Kahit may mga pang namuti na ang buhok ko, naputol na ang ganito ko, nawala na yung ganun ko, sino yung nagsasalita na ko? So yung pang, eto ang buong katawan ko, ang buong kaluluwa ko, meron pa rin nakahiwalay na kung sino. Yun ang Diyos. Yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi nawawala, hindi nawawalay. Ang katawan mo man ay maging bangkay, maagnas man ito, masunog, matupok, gumanda at pumangit. Yung binigay sa'yo ng Diyos na wangis, hindi nag-iiba. At yung may mga matang espiritual lang ang nakakakita noong katotohanan na yun. Kaya mahalaga na maging espiritual upang malampasan natin ang lahat ng mga hangganan ng physical na kaayusan. We've got to be very spiritual to transcend all the limitations of the physical world. To transcend those things that only the senses can see. It is only through the Spirit of God that we can see reality. Kaya mahalaga po sa tao, paasenso ng paasenso ang pagkaunawa sa Diyos. Palalim ng palalim ang pagkaunawa sa Espiritu ng Diyos na nakatanim sa kanyang kalooban. Hindi sapat ang relihiyon, hindi sapat may alam kang mga verses. Kailangan palapit ng palapit ang iyong wangis sa wangis ng Diyos na ipinagkatiwala sa tao nung pamang nilikha si Adan at si Eva. Kaya sumunod sa Diyos. Kahit tayo matagumpay, lalong maging maingat. Kahit kayo mayaman, sumisikat, lalo ka maging mabuti. Sapagkat sabi nila, kung mas mataas ang lipad, mas malakas ang lagapak kung bumagsak ang tao. Kaya kailangan hindi ka nakalilimot sa iyong mga pinagmulan. Hindi ka nakalilimot sa mga taong tumulong sa iyo sapagkat hindi mo alam kung kakailanganin mong muli ang ganitong kawang gawa. Unang Korinto 10:12. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya matisod. Sabi po ni Martin Luther, ito pong German theologian, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Tama nga naman. Mapipigil mo ba ang ibon na lumipad sa himpapawirin, maging sa ibabaw ng iyong ulo? Hindi. Pero kaya mong pigilan ang ibon na magpugad sa iyong buhok. At ganun din ang dapat nating isipin sa depression. Once in a while, you will feel depressed. It's natural. It's normal. Kahit ka pa propeta, kahit ka pa matagumpay, dadalawin ka ng lungkot. Kaya lang, pag dumadalaw, huwag mo nang ipaghain. Itaboy mo na agad. Sabi, hindi mo mapipigilan kay dalawin ang lungkot, pero kaya mo namang pagpigilan na yan ay mamahay sa iyong puso. So, kung ikay nalulungkot, palitan ang chemistry. Pag nakakadama ng depression, ibahin ang timpla. Ibahin ang tanawin, ibahin ang tempo o bilis o ritmo ng buhay, ibahin ang tugtog, ang kulay, ang kapaligiran para maiba yung total product. Rearrange your house, change your curtains, play music you haven't played in a long time, eat out, exercise,
have fun, do something. Change the factors so that you can change the equation. Kailangan may baguhin sa timpla ng buhay kung kayo nalulungkot. Mga kapatid, talagang ito ay alaman ng puso ko yung mga taong nalulungkot. Napakahirap dali niyan. Kaya ang kailangan may baguhin. Pero kung patuloy niya lang laging ginagawa yung dati niya naman mga ginagawa na nagbubunga ng mga dating bunga na hindi niya naman gusto at ikinalulungkot niyo, kung gusto niyong maiba ang bungang ito, dapat baguhin niyo yung ginagawa ninyo para maiba yung dulo. Kung hindi kayo masaya sa inyong inaani, ba't tanim pa rin kayo ng tanim ng ganon? Kung gusto niyong maiba ang andar ng buhay, yung bunga ng inyong mga ginagawa, yung pinaparoonan ng inyong mga pagsisikap, ibahin niyo ang inyong estilo sa buhay. Because if you keep on doing the same things over and over, you will experience the same results over and over. At kung nalulungkot, huwag magmukmuk. Makipagkapwa, lumapit sa Diyos. Tulungan ang sarili. At hindi lang ang sarili, tulungan ang kapwa. Isa sa mga nagpapalakas ng tao ay yung pagtulong sa kapwa. May himala yun. Nalulungkot ka, pinasayang mo yung mas malungkot sa'yo, bago mo nalamalayan, sumaya ka na rin. Naiinip ka, nag-minister ka sa isang taong mas naiinip kaysa sa'yo, bago mo mapansin na wala na palang yung inip. Ang sabi sa Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi, huwag na huwag niyong pababayaan ang fellowship. Makisangkot kayo sa buhay ng may buhay, lalo na mga kapatid. Hindi sinabing makialam, ha? Makisangkot. Makisali. Get into people's lives and allow people to get into your life. Because in the end, it is the Spirit of God in others that will minister to our sagging spirit. Mahalaga ang pakikipagkapwa. Mahalaga ang paghanap sa ating kaligayahan sa pamamagitan ng pakikipagmabutihan sa ating kapwa. Niligha tayo ng Diyos para doon at doon pinakamaganda ang magiging bunga ng ating buhay. Ama namin sa langit, kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon na nadedepress, nalulungkot, hipuin niyo, Panginoon. Naway maging pagpapala ang munting pag-aaral na ito upang makakita kami ng mga aral. Upang itaboy ang lungkot sa aming buhay, pagbuksan namin ang pintuan at tanggapin ng buong giliw ang kaligayahang inilaan mo sa bawat isa. Ituro mo sa amin kung sa paraan aming pag-iisip at aming mga pamumuhay ay kami mismo ang tumatawag sa lungkot para dumating sa buhay namin. Salamat sa mga kapatid na masasaya at matatawag nilang sila ay masaya. Nawa, Panginoon, ang kasayahang ito ay maging lakas upang ipangtulong nila sa iba na hindi masaya. Bigyan mo rin kami, Lord, ng sensitive spirit. Maramdaman namin, makiramdam kami sa kalagayan ng aming kapwa. At kung sila, Panginoon, ay nagdadalamhati, nalulungkot, naiinip, gamitin niyo nawa kaming kasangkapan para sila'y magkaroon ng kasiyahan, kagalakan sa buhay. Lalong-lalo kung kami mga matagumpay, kung kami mga masasaya, huwag naming lilimutin ng mga taong hindi ganun ang kalagayan. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano makikita ang napakaraming pagpapalang inilaan mo. Nilikha mo kami hindi para palungkutin, kundi para pasayahin. Nilikha mo kami hindi para mapag-isa, kundi upang kami makipag-ugnayan sa aming kapwa. Ituro mo sa amin na higit lalo pang mabubuting paraan ng pamumuhay para ang ganitong kasiyahan ay matamasa namin sa buhay. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, na ilang saglit. Lalo yung mga nagkakaroon ng mga kalungkutan, ilapit ang puso sa Diyos at buksan ang puso sa kapwa. Mga kapwa na gagamitin ng Panginoon upang tayo ay hipuin at pagpalain. Ilaan din natin ang ating sarili na makatulong sa mga nalulungkot. Na huwag tayo maging manhid, bagkus maging maibigin lalo sa mga sobra ang pamimighati sa buhay. Set us free, O God, so we will not only be glad and happy and joyful, but we will also be able to lift other people.